Alright, is egg. It's egg collection day na ngayon. Okay. Let's go. Let's go. Merong nangingitlog doon. Merong nangingitlog, sige. Pero istorboy mo na. Tapos marit, di merong effect na sa labas. Hindi, ano yan? Malaglag siya, dami egg yan. Aray, untog na naman yan. Dami egg. Oo. Ilan? Ilan ang... Sige, kunin mo. Baba mo na siya. Nagbubroody siguro yan. Sige. Oh, ha? Sige, kunin mo. Hindi, kunin mo muna siya. Oh, nagbubroody nga. Sige mo muna siya sa akin. Oo. Ito, ibabalik ko na sa loob. Tapos, ipunin ko na yung mga totoong egg. Nakailan tayo ngayon? It's lahat good. Lahat ng dayami nasa tabi na. Carton na yung nasa baba. Ganda. Ay, yung, ano na, yung plywood ba yan yung nagay natin? Mm-hmm. Oh, ikaw, itlog ka lang itlog ha. Nusin ko dito. Yeah, ngayon ko sa gitna. Okay. Tara. Ano mo? I-dump, i-pit-pitin mo lang yung dulo, sa dulo. Sa dulo. Yan, okay. Alright. Ipas na. Thank you for the egg. Okay. Bawal, bawal lumabas. Kalalabas nyo lang. Bakit nandun yung isa? Kasi nag-broody siya. Nakalima akong itlog. Malalaki sila. Iingal ka. Wow. Itong tatlong itlog malalaki sila. Wala ka na sa exercise. Yes, because I'm eating lagi. Laki no? Ayan no? Oo nga no? Wow, jumbo. Ang favorite ko. Jumbo. Ito naman medium. Medium ba? Oh, tara. Let's go. For the eggs. Dito ka muna, bakit? Broody siya. Broody. Bawal lang maging broody. Ayun, nag-check ng ano. Yan, di siya makapangitlog kanina dahil meron na sa loob. Yan, mag-itlog siya niya. Mag-itlog siya. Abangan natin. Tingnan natin. Ah, oo, mag-itlog nga. Bumababa yung pit niya. Antayin natin na. Antayin? Ang matagal yan. Mabilis lang yan. Kiniptik niya yung isang itlog. Eh, mamaya na lang siguro. Okay. Kumuha na ako ngayon ng isang itlog. Dadagdagan ko pa ng isa. Ay, sorry. Ayan, dalawang itlog. Kinuha ko pampalit doon sa itlog ni Ongkana. Tara. Kasi kukunin ko yung kanyang itlog. Hi, Ongkana. Kunin ko yung itlog mo. Saan ko ba itlog muna ilalagay? Palit ng dalawa niyo yung itlog. Hey. Palit ng dalawang itlog na dummy egg, dalawang itlog na totoo. Puti, no? Yes, puti. Puti sila. Ang dami ng itlog. Iipunin to. Yung mga ito, iniipon namin tapos papa-incubate namin. So, every Monday and Friday ang pagpapa-incubate. So, ito is sa next week na. Kasi iniipon tayo Friday. Namin. Friday, yes. Every Friday. Every Monday and Friday tayo ang incubation. Pero Friday tayo nagpapa-incubate. Friday, oh, para mas marami maiipon na itlog. Yes! Okay, itlog lang ng itlog, ha? Ito yung pagdating ng itlog. Yung mga Ducati. Yung mga dumi-dumi na. Dumisi na kaagad para hindi sila magkaroon ng abala sa
sa kanilang pag-develop sa incubator. O, di ba? Tapos punasan lang na mabuti. Madali lang matuyo kasi maligam-gam na tubig. Okay, malinis na. Lagay ang itlog. Jumbo. Check lang. Kung madumi. Mabuti, kung madumi. Kung hindi naman, huwag lang linisin para iwas yung nababasa. If necessary lang naman. Pero maganda talaga, malinis. Malinis yung mga itlog. Last. Oh, ang linis-linis. Oh, ang puti-puti. Oh. Dalawa yung itlog na puti. Puti. Lima naman yung browns. Oh, di ba? Tapos maganda rin kapag meron kayong basket na pangkuha ng itlog, meron siyang cushioning, dayami. Para pag naglalakad ka, hindi gumugulong-gulong yung mga itlog. O para hindi sila magumpugan, meron silang cushioning. Oh. Maganda, nakabuwag-hag yan para pag nilagay mo, i-steady lang yung pesto. Pagkatapos na nalinisan, no, tuyot na yan, no, pwede na natin kubera ng manipis na katsa. Katsa talaga. Yung anuan ng harina. Pwede rin tela. Gusto nyo. Pero pinaka the best ang katsa. Ayan. Kasi ano yan, parang sumisingaw pa rin yan kahit papano. Tapos hindi sila maalikabukan. Tapos ang pwesto ng mga itlog sa well-ventilated na lugar na hindi naaarawan. Walang chance na tamaan ang araw ang loob. Tsaka medyo dark ng konti. Kung mapapansin nyo, medyo malilima. Dark ng konti dito sa pwesto. So, eto yung lugar namin, yung terrace ng kubo namin. Dito namin nilalagay lahat ng mga kagamitan ng aming mga alaga. Pati yung mga itlog nandyan lang. Hindi yan nai-istorbo sila dyan kasi hindi kami lagi pumupunta dito kapag may kailangan lang. Katulad ngayon. So, bababa na kami dahil sa tapos na yung pag-imbak ng itlog. Ngayon, punta tayo dito. Meron kami dito na record ng aming mga alaga. Ayan. Pampangan lang siya. Araw, aldo ng apsa, yung araw ng pisa. Ayun. Kung ilan ng sisi, wala pa. Kasi nga dahil nakapa-incubate pa. Bilang ng itlog, kailan ng pag-incubate, pangalan ng katsa o pangalan ng inahin. So yung mga inahin, nai-record din sila kung kailan sila sinilang sa mundo. Oh. All the way back, no, sa mga una pa namin. Kahit si George nandiyan pa, si Jason, si Manny, yung mga una pa 'yan. Oh, nandiyan na rin si Hawk, asan na ba si Hawk? Ha? Si Hawk nandito na sa ano? Second page. Dali. Nandito na ba si Hawk? Nasa harap pa, matanda na kasi si Hawk. Yun. Si Hawk ay kasi binili namin si Hawk eh. Kalagsagsagan ng pandemic. 7-4-20. 2024. So, magpo 4 years old na siya. Yeah. Sa July. So, July 4, magpo 4 years old na si Hulk. Napakatanda na ni Hulk talaga. Grabe, makatanda. So, nagkikip kami ng record na ganito kahit na small scale lang kami, kahit na small backyard, na small time backyard, para at least alam namin kung kailan, kung ilang, gano'n na kaedad ng aming mga alaga. Diba? Wala namang masama kung small time ka lang o hindi naman pang big time lang po. Para lang alam namin yung mga nangyayari sa aming mga alaga. Well, yun ang aming episode for today tungkol sa aming pag-harvest at pag-store ng itlog dyan sa aming storage area. Safe na safe sila dyan. Walang pag umulan, hindi sila mababasa dyan. At the same time, hindi naarawan, di mainit dyan, well ventilated. Lahat na ng good thing na pwedeng imbakan ng itlog nandyan na. Walang dumi yung mga itlog. So, lahat ng pwede nating gawin para mapisa, lahat ng pag-aruga, ginawa na. Nasa kanila na lang kung sila mapipisa o hindi. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panunood. Paalam!